Hello, magandang araw po. Tapos na pong ma-upload yung mga updates. So, mag-uumpisa na po tayo sa testing and debugging phase. Tapos na po ang development. So, yung mga gagawin na lang po natin ay i-fix po natin yung mga makikita ninyong error sa system. Okay, so... since nagmamadali naman po kayo ngayon, so siguro sa mga 2 days, mag-de-debug po kayo. So sagad-sagarin po ninyo yung pag-de-debug. Bali, ang gagawin po ninyo is gamitin lang ninyo yung system based po dito sa mga instructions na ipapakita natin dito mamaya-maya later dito sa video na to. So panoorin po ninyo mula umpisa hanggang dulo tong video para nang sa ganun ay alam po ninyo kung paano yung dapat gawin. Ano-ano yung mga steps na dapat gawin para ma-manage tsaka magamit ng maayos yung system. Okay, so... Ayan po. Ang gagawin po natin is, kwan, habang ginagamit po ninyo yung system, pag may nakita kayong error, ilista lang po muna ninyo. Okay, ilista ninyo lahat. So, after po ng bugs tracing or bugs hunting, yun po yung 2 days na gagamitin ninyo yung system. Or kung kaya naman ninyong, siguro kung may mga kasama kayo, pwede na rin po yung 1 day maghapon na mag-bugs tracing po kayo. And then, ilista po ninyo lahat yung makikita ninyong mga errors. And pagkatapos po nun, tsaka po ninyo i-send sa akin ng sabay-sabay yung mga errors na nakita ninyo with the instruction, or if possible, paki-include po yung steps na ginawa ninyo bakit lumabas yung error na yon. Okay. So, yung mga error messages naman po na lumalabas, actually, kwan yun, notification lang yun. It is not actually an error. Notification yon na yung user input ay mali or kaya ay may mga processes na hindi magawa. Ayan, so notification po yon. Ang sinasabi nating error dito is yung mga untrapped. Kasi yung mga notifications na magpapakita dun sa mga kulay red o kaya kulay orange na mga alert boxes, yun po ay mga errors or possible na yung mga errors na nakuha natin, inaasahan nating lalabas. Lalong-lalo na po dun sa mga mali yung inyong mai-enter na data. Halimbawa, nag-enter kayo ng numeric alphabet dun sa numeric values dapat. Yung email address na walang @ or invalid email, o kaya gamit na yung registration code, o kaya yung username na gusto ninyo eh, hindi na siya available, yun po ay mga anticipated errors po yun. Kaya po meron tayong tinatawag na error notification. So yung mga error notification na yun po ay hindi na po ninyo dapat i-report pa sa akin. Dahil yun po ay anticipated na po yung mga yun. Notification lang po yun para alam ng user na mali yung kanyang mga inputs. Ang ililista po ninyo dito is yung mga error na magpapakita na wala doon sa loob ng mga alert boxes. Dahil yun po ang mga unanticipated error messages. Okay po. Pero sige, pwede rin ninyong report na rin po lahat para kung na titingnan ko na lang kung alin po doon yung dapat kong i-fix tsaka yung common na nandun talaga na notification lang. And paki-include na lang po hanggat maaari yung steps na ginawa ninyo. Kung kaya ninyong ilagay pati yung data na in-enter ninyo, pakilagay po. Yan po yung tamang process ng bugs tracing. Kasi hindi po natin ma-fix yung error hanggat hindi ko siya ma-reproduce. So kapag na-reproduce ko yung error, malalaman ko kung ano yung error niya. Ano yung nangyari. Bakit nagkaroon ng lumabas yung ganung klaseng error. Okay po. So, yun po yung process natin. I-report ninyo sa akin lahat sabay-sabay. Tsaka ako po siya i-reproduce. If i-fix ko po siya isa-isa, pero
naka yung kaya po sabay-sabay kasi yung pagse-send niyo ng error messages dahil kun po kapag iniisa-isa natin 'yan, hindi na isinend sa akin, ipi-fix ko 'yung i-send niyo, then hindi kasi natin alam yung mga magiging conflict doon sa mga susunod na mga instructions ng system. So, kung sabay-sabay po ninyo maisesend dyan, mas maganda po yung ating pag-analyze doon sa algorithm mismo. Okay, so, ganun na lang po gawin natin. Pag sabay-sabayin po lahat ng errors na isend po sa akin after ng debugging ninyo. Okay, so, papaalala lang po natin, panoorin po ninyo mula umpisa hanggang dulo, then sundin lang po yung instruction dito sa video na to kung paano i-manage and then gamitin yung system. Kung meron po akong makakaligtaang itackle dito sa video na to, doon po ninyo ako i-message, tanungin lang po ninyo kung paano ba gawin ang ganito, paano yung ganito, paano ano ang dapat gawin sa ganito, saan kukunin yung ganito. Okay po, sasagutin po natin yan ng maayos. Okay po, so isa-share ko ngayon yung ating screen, yung web browser. Share screen. Okay, so log out muna. Okay, so i-open po muna natin yung front page. Okay, so itatype po sa browser crownimperium.com sa address bar. So ito po yung pinaka main page niya. And then pakiusap po sa debugging kuan ninyo, sa debugging routine ninyo, please gumamit po tayo ng computer. Kasi ulitin ko po, yung browser ng ating mga mobile phones ay limited po ang capabilities. Kaya po sa pagmamanage ng system, kailangan pong ang gamitin po ay computer. Dahil ang mga ganitong uri po ng system ay ginawa para sa laptop. Even though user-friendly, even though mobile friendly siya, kung yung tawagin natin is yung responsive siya, responsive website. Advisable pa rin na kapag magma-manage na tayo, i-manage na natin yung database and then yung mga users, lahat-lahat, gumamit po tayo ng laptop. Okay, laptop or desktop. Kasi marami pong mga features na hindi kayang i-produce sa mobile browsers dahil limited po. Kahit po yung JavaScript capability ng mobile browser, limited din po. Ayun po. Kaya, advice po natin, gumamit po kayo ng laptop. Kahit sa debugging pa lang po, para nang sa ganun, makita ninyo ng buo yung mismong functions ng mga system. Kasi pag gumamit po kayo ng mobile browser, baka mamaya may mga hahanapin kayong mga features, nandyan naman na pala, hindi lang ninyo makita dahil nasa mobile browser nga kayo. Lalong-lalo na sa mga part na meron siyang table. Ang table kasi hindi pa kayang, pwede siya maging responsive pero hindi fully responsive. Hindi mo pwedeng putulin yung isang row para ilagay sa baba ng ibang mga columns yung kaputol niya. Hindi po pwede yun sa kasalukuyang technology ng HTML ngayon. So, yan po. Gumamit po tayo ng laptop o kaya desktop. Okay, so unang-una po, dito sa front page, itong isang to ay isang example ng notification. So, ang admin ay pwedeng mag-set ng mga notification for guests and pwede siyang mag-send ng notification para sa particular user, list of users, or sa lahat ng users. Okay, so pwede lahat ng mga notification na ganito, pwede po nating i-close. Ayan. Meron po tayong slider. Itong background po niya ay dynamic. Nagbabago siya. Halimbawa, pag ni-refresh natin yan, mababago yung kanyang background. Hindi pa rin. Nagbabago po yung kanyang background. Dynamic. Meron tayong nilagay na 7 images sa ngayon para sa background niya. Lahat ng pages po nagbabago yung kanyang background. Okay. So, yan po yun. Ngayon,
Para makapag-register ang mga user, kailangan meron po silang hawak na registration code. Okay, para so ang tanong, paano ibibigay yung registration code? Of course, kailangan nating kunin yung registration code nila at ibigay natin sa kanila via email, via text message or whatever. Basta kunin natin sa database at ibigay natin sa mga user at yun ang gamitin nila sa pag-sign up. So paano po kukunin yung mga user registration code? Mag-login ka muna sa admin panel. Dalawa po ang panel na ang management panel natin. Isang administrator at isang user. Okay. Ang user panel, dun mo po makikita yung mga income ng isang user, yung sarili nilang income. Ang administrator panel, doon mo i-manage yung mga users, mag-delete ng user, i-suspend yung user, mag-generate ng code, mag-approve ng withdrawal, na tapos yung magdagdag ng products, mag-delete ng products, mag-edit ng products, etc., etc. Okay, so mag-login tayo sa admins panel, administrator panel. So paano yon? Nandito tayo sa user login. Click mo po yung administrator login sa baba. Okay. So, ito yung admin login. Enter mo po yung username and then yung password. Nasa inyo naman na po yung password. Same pa rin. Then, solve the captcha. Click check. Then, login. Pagal. Okay, so ito po yung admin panel. And then, kukunin natin yung mga code o kukuha tayo ng isang code para gagamitin sa pag-register. Ito po, click lang natin yung code management sa left side ng admin panel. Inuna lang natin to, then tsaka tayo bumalik sa user's control panel. Pero later po, tututukan din natin itong admin panel. So dito sa code generator, pwede tayo mag-generate ng code. Bronze, silver, or gold. Click lang ninyo kung alin yung gusto nyo i-generate. Bawat click ninyo dyan ay mag-generate siya ng 10 user code. Yung mga generated codes po ay nandito sa baba. Ito, bronze, silver, and gold. Kopyahin ninyo dyan kung alin yung gusto ninyong ibigay dun sa user. Kung alin yung binili niyang code. Halimbawa, gusto natin siyang bigyan ng gold na code. Click lang po itong copy. Ito, delete. Pwede nyo siyang i-delete or pwede nyo i-copy. So, click lang po yung copy. Sabi niya, registration code copied to clipboard. Click OK. Then, log out na tayo. Ibigay natin sa user. Okay. So, pwede po nating ibigay yung referral link natin na makikita sa dashboard. Kung tayo ay user, meron kang referral link, bigay mo yan sa mga recruit mo, makikita mo yan sa dashboard mamaya. Pero kung wala pa, pwede naman pong click tong register here and then mano-mano mo na lang i-enter yung sponsor tsaka yung placement. Ang pagkakaiba lang naman po kapag ginamit yung referral link, automatic naka-enter ang sponsor at placement. Pero kapag hindi po ginamit yung referral link, manual pong i-enter yung sponsor at placement. Okay. So, in this case, sinong gagamitin nating server.web hosting. Okay, ang gagamitin natin ay gagamitin natin si Aswang na referral. Okay. So, placement is Aswang. Sponsor, Aswang. Ang username, ikaw mamimili. Pero i-check po niya yan sa system kung
gamit na ba yung username na yun para walang magkaibang, ay magkaparehong username. Pag ganun din po yung email address, kailangan isang beses lang gamitin ang isang email address. At hindi pwedeng gamitin din ng dalawa o higit pa. Okay, so sabihin natin itong kalabaw. Email address. Make sure po na yung email address na ilalagay natin ay valid email address na access natin. So, alin ba ang mga email address dito na hindi ko pa nagamit? KR Lugod. Gamit ko na pala lahat ng mga to. Okay, eto na lang. Okay, fill upan po natin yan. Mamimili ka ng position left or right. Depende kung alin. Kung halimbawa, si Aswang ba ay meron na siyang left, piliin natin yung left. Pero kung wala, piliin natin yung right. Though, ito po kasi ang totoo nito, ginawa ko ng automatic to, automatic placement dati. Kaya lang ni-request naman po na lagyan ng left or right. So, nilagay ko yan, dinisable ko yung automatic placement. So, kailangan nating mamili left or right ba. Which is sana less burden pa sa user na mamili kung left or right. Kasi minsan yung mga uplines minsan hindi sila aware kung alin ba yung nakalagay doon, kung saan ba siya, sa left ba or sa right. So, wala pa naman siyang referrals, so automatic lagay natin sa left. Okay, so paste natin diyan yung kinopy nating code kanina. And then click natin yung Ahibra, accept, then register. Okay, an activation link was sent to your email address. Open your email address and follow the instruction. Okay, so sinabi niya rito, an activation link, blah, 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 i-open daw yun at sundan yung instruction. Okay, so i-open natin yun. Harang-harang naman ito. Bagal talaga. Grabe, bagal. Okay. So, hello, tik-tik. Iba to. Ito si tik-tik. Oops, ito. Babaguhin. Hindi, nabago na to eh. Kanina pa to. Iba to. Nasa ibang inbox ako. Ano ba yan? Chat pala yun. Dito tayo. Sensya na po. Talagang super bagal ng net. Medyo kulak to.
Bale. Babalik din sa dating bilisyan later. Okay, so ito siya. Okay, so click here to activate your account. Ito yung email. I-click mo lang to activate your account, or kung hindi to clickable, pwede mo itong i-copy. Copy. Ano ba yan? Pwede mo yung i-copy and then i-paste sa address bar ng browser. Pero pwede mong i-click lang to. Okay, so bahala na kayo kung alin ang gusto ninyong gawin. So, kinopy natin yun, then paste. Then enter. Okay. So, ayan na po. Pwede, activated na yan. Pwede na kayong mag-login. Okay. So, login tayo. Kalabaw. Then, click login. Mapupunta na tayo sa user dashboard. Okay. So, ito yung dashboard ng user. Okay. Unang-una, sa user profile tayo. Sa user profile, pag-click mo dito, dito mo i-edit yung user profile mo. Dito ka rin mag-e-enter ng inyong mga tawag dito yung inyong mga bank info para sa payout, etc. So, napaka-importante na i-fill out ng mga users itong user profile. So, full name, gender male, birthday 5/20/1979, religion Christianism, address, company, position webmaster, company address, preferred payout, pwede ka mamili GCash, PayMaya, blah blah blah, BDO, Union Bank, Security Bank. Kung meron po kayong gustong ipadagdag na payout method dito, pwedeng paki-PM na rin po ako, either BDO, ano pa ba yung isang sinabi niyo sa akin, PS Bank ba? Sige, dadagdag po natin yung PS Bank mamaya-maya. Basta mamili lang po kayo dito. Tapos, pagka, halimbawa, bank method po yung pinili natin, enter lang po dito yung bank account number and then yung account name, sino nakapangalan. Okay. So, yun po. Sa akin, ang preferred ko is GCash. Tapos, GCash number ko is 7657-8676. Account name is Rodrigo P. Lugod. Okay. Dito sa About Me, ito yung pinaka-bio ninyo. Pwede kayong mag-enter dito ng kahit ano, mga quotes, etc. At pwede rin po kayong maglagay ng HTML tags. Halimbawa, let's say, lagyan natin siya ng kwan, bulleted list.
etc. Bibilisan na lang natin para paan. Okay, and then close UL. Lagyan natin dito ng isang header 1. It's header 3 pala. 3. Masyadong malaki ang IM H3. Yan. Then, click lang po yung update profile. Makikita ninyo dito sa part na to yung preview. Preview ng inyong public profile. Okay, so eto po siya. Eto yung preview ng inyong public profile. Okay, so wala pang siyang ano. Eto yung notification niya, your profile information updated successfully. Pwede ninyong i-close yung mga yan. Error man yan or something, pwede ninyong i-close. Okay, so wala ka pang picture. Para mapalitan mo yung picture, click lang po yung choose file. Once na napalitan mo po yung picture, papakita din siya dun sa may sidebar. Then, mamili tayo. Take note po na sa paglalagay ng profile picture, meron lang po siyang, meron po siyang limit. Hanggang 400 kilobyte lang po ang pwede natin ilagay. Hindi po tayo pwedeng maglagay ng mga malalaking file. Okay, then pag nakapili na po tayo, click save photo. And profile set, profile pic set successfully. Ayan, so nandun na siya. Refresh mo, papakita na rin siya dyan. Ayan na siya. Okay. So, gusto mong makita yung public profile mo, click mo lang yun. Ayan. Ngayon, gusto mong makita yung profile ng ibang members, pwede mo po siyang i-search dito yung kanyang username or yung full name niya pwede mong i-search. Halimbawa dito, Mela Luca. Then click search. Ayan, mamimili ka po dyan sa mga lumabas na yan. Pwede ito, pagka-click mo dyan, lalabas po yung public profile nung user na yon. Yan po yung public profile niya. Ito yung kanyang profile. Ito, ginamitan to ng HTML tags, kaya medyo maayos yung pagkakalagay niya. So, sa mga members na medyo marunong sa HTML, pwede nilang ayusin yung kanilang profile para so that it looks beautiful. Dito sa public profile po, hindi nakalagay dito yung mga sensitive information like yung bank account information, payout method, etc. Hindi po natin nilalagay yan. Okay, so yan lang po. So yan po yung sa profile. Sa part naman po ng genealogy, actually viewing lang naman po ang genealogy. Itingnan mo lang yung structure. Wala pa nga pala yung genealogy si Kalabaw. Pero kung meron po dito, mapapakita lang po siya dyan yung structure niya. Papakita lang dyan. Okay. And then, viewing lang naman siya. Yung ibang info ay nasa dashboard naman po. And then, kapag pala hindi activated yung user, nag-register pero hindi pa niya ina-activate yung kanyang account, hindi pa niya in-open yung kanyang email, tapos clinic yung link, o kaya sinunod yung activation instruction, hindi pa siya magpapakita sa genealogy. So, kahit po register kayo ng register ng account, hindi naman ninyo ina-activate, hindi po ninyo makikita yung information na. Okay, so balik tayo sa dashboard. Ito po yung dashboard. Nandito po yung sponsor link. Ito po yung referral link. Pwede mong i-copy yan. Right-click, then copy. Tapos, bigay mo siya sa mga invites mo. Okay, so dito wala pa siyang info, wala pa siyang balance, walang lahat.
Pero dito, makikita mo dito yung left leg niya, right leg, yung kung ilan na yung pairing niya, alin bang power leg niya, yung left ba or right, etc. Available balance for withdrawal, total withdrawals, magkano na yung na-withdraw niya. Yung pairing bonus niya, magkano na ba yung pairing bonus na na-generate niya, yun yung level bonus, nandiyan na lahat. At ng information. Papakita rin po siya rito. Okay, so sa withdrawal naman, so paano mag-withdraw? Kapag ka-available na po ang withdrawal, sa ngayon hindi ka pa pwedeng mag-withdraw dahil zero balance pa, minimum withdrawal is 500. Let's say, mag-withdraw ka ng piso, eh wala ka pa namang balance. Yan po ang error niya. You only have blank pesos in your account. You cannot withdraw 1 peso. 1 peso. Minimum withdrawal is 500 pesos. Ayan. You only have blank pa lang kasi siya, wala pa. In your account, you must have at least 500 to withdraw. Yan po yung sinasabi niya. Yan yung sinasabi kong error notifications. Okay? Pwede ninyong i-close yan. Tapos nandito po yung withdrawal history mo. Makikita mo dito ko yung mga requested withdrawals mo, kung approved na ba siya, kung pending pa rin ba, kailan in-approve, kung na-approvehan na. Nandyan po lahat. Makikita mo lahat dito. Okay, so yan po sa withdrawal. Dito sa purchases, actually parang gusto kong baguhin to, babaguhin yung pangalan. Storefront siguro, o kaya store, o kaya something, e-commerce. Mag-suggest lang po kayo. Kasi dito po, yung mga products, dito po bibili yung mga client o mga users ng mga products. Gusto nilang bumili, makikita nila dito. Nandito po siya. Ito mga to, buburahin ko rin po ito. Hindi ko lang binura muna ngayon para may magamit tayo pang demo. So, later papakita ko rin sa inyo mamaya-maya kung paano magbura at paano maglagay at mag-edit ng mga products. At yung mga products na lang po ninyo yung ilagay ninyo. Okay, halimbawa, gusto kong bumili ng bleaching soap. Gusto ko isang piraso lang. Pwede po yan. Tapos, click mo lang po yung add to cart. Okay, so nakita po ninyo dun sa taas, nagkaroon ng 1 yung shopping cart mo. Okay, so gusto ko pang bumili ng itong Glutacare. Bibili pa ako ng isa. Okay, so naging 2 na yung shopping cart mo. Ngayon, gusto kong tama na yan, i-check out ko na. So click mo yung shopping cart. Ayan. So, dito sa shopping cart, pwede kang magdagdag ng amount o magbawas ng amount o mag-delete ng item. Halimbawa, gusto kong kumuha ng 2 Glutacare. Click mo lang yung plus. What happened? Bakit ayaw maklik to? Baka yung quantity dun sa yung quantity. Kulang ang quantity. Hindi, naklik naman pala eh. Ngayon, gusto mo magbawas, click mo lang po yung decrease quantity. Okay, so balik siya sa dati, 1 and 1499. Ito, gusto kong dagdagan to. Bagal kasi ng net. Gusto kong dagdagan to. Okay. Makikita po ninyo habang nagbabago kayo ng quantity, nagbabago rin po yung subtotal tsaka yung total amount. Okay. So, ito yung total amount. Of course, hindi po kasama dito ang hindi kasama dito yung shipping fee dahil wala naman po tayong tie-up sa mga shipping companies. So, hindi natin
pwedeng i-estimate yung shipping fees. Nakabase rin po kasi yan sa mga laki ng package, yung bigat ng package, etc. Okay, so kapag okay na po yan, click lang po yung checkout, all items, para mapunta na siya sa request order or order requested. Okay, so nawala na siya sa shopping cart, nandito na siya sa baba. Ayan na po. Pwede mo siyang i-cancel, remove item, kung gusto mo siyang i-cancel. Okay. So, ayan po. Ngayon, hintayin mo na lang kung aprobahan ng admin yan, aaprobahan, tapos papadala sa'yo yung item. Provided na naipadala mo na yung bayad. Ibig sabihin, after na maipadala mo yung bayad, i-message mo yung mga admin. Once na message mo yung admin, i-confirm nila yung payment mo. Kapag confirmed ang payment mo, papadala na nila sa'yo yung item. Okay. So, yan lang po yan sa purchases. Dito po sa notification, kapag meron pong mga bagong notification o nag-send ang admin ng notification, magpapakita po dito. Sunod-sunod po yung mga bago. Pero yung mga nabasa mo na, na-open mo na minsan, hindi na siya magpapakita. Pero kung gusto mo siyang balikan ulit, click mo lang po yung view all notifications, makikita mo lahat yung mga notifications na pinadala ng admin na hindi mo pa binubura, kahit na yung mga nabasa mo na. Ito, all notifications and messages. Okay, yung pinadala lang sa'yo. Yung mga send to all ng admin bago ka nag-join, hindi mo na po yung mababasa. Dahil nung time na yun, wala ka pa. Okay. So, yan po yung mga notification. Dito naman po sa profile icon. Dito po yung profile. Ito po ay katulad lang din nitong user's profile dito. Change password, tsaka upgrade account. In this case, naka-gold account na tayo, so hindi na tayo pwedeng mag-upgrade. So, dito muna tayo sa change password. Para makapag-change po ng password, may instruction naman dyan. To change your password, you need to confirm your identity by entering your current password. So, ilagay mo yung dating password mo, tapos yung bagong password and confirm your password. So, ilagay natin yung dating password. Ilagay natin yung bagong password. Then, confirm natin. Click change lang po. Password change successfully. Okay? So, bago na yung password natin na palitan mo. Okay, sa upgrade account naman po, bili ka lang ng code, upgrade code sa admin. Halimbawa, bronze member ka. Bibili ka ng silver o kaya gold account. I-enter mo po dito yung code na ibibigay sa inyo. Pagka-enter mo dito yung code, i-enter mo yung email address mo na ginamit sa pag-sign up. Okay, sorry for that. Okay, so i-enter mo lang po dito yung email address na ginamit mo sa pag-sign up. And then, ilagay mo po dito yung password. Then, click lang po yung request upgrade. Pagka-click mo po ng request upgrade, i-upgrade na po ng system automatically yan. Kung tama yung upgrade code na nilagay mo, yung email address, saka yung password. Kung tama po yung tatlong yon, ma-upgrade po yung inyong account. Okay, so yun lang po. Para mag-change po ng info, punta lang po ulit sa user profile.
Halimbawa, mag-check-in sa address ka, kaya babaguhin mo yung picture mo. Punta lang ulit sa user profile. Then, baguhin mo lang po dito. I-enter mo lang kung anlin yung babaguhin mo. Okay, then, kung yung picture naman, choose file lang, piliin mo kung alin yung picture na ilalagay mo, then click save photos. Ganun lang po siya. Okay, so, that's all for users. Punta po tayo sa admin. So, log out muna tayo. Meron ka pala sa user. Sa upgrade pala, kapag clinic mo yung request upgrade, magpapadala po ng email ulit. Magpapadala ng email ang system sa inyo at i-open po ninyo yun. Sundin ninyo yung instruction dun sa email na ipapadala sa inyo para ma-upgrade yung inyong account. Okay, so dito tayo sa recover password. What if nakalimutan mo yung password mo? Okay, so kapag nakalimutan mo yung password mo, you can request a password recovery link sa inyong email. Okay, so click lang po yung recover password button sa login. Enter mo dito yung email address mo. Kailangan tama yung email address mo. Okay. So, pag tama, click po yung send recovery email. An activation link was sent to your email address. Open your email address and follow the instruction. Okay. So, i-open natin yung email. Wala pa. Hindi pa dumarating. Ayun, dumating na siya. Super bagal talaga ng internet. Grabe. Click here to reset your password. Or if hindi siya clickable, if you cannot click the link above, copy and paste the link directly to your browser's address bar. Okay, so yun lang naman po instruction. Ano ba yan? Okay, so dito po, i-enter lang natin yung new password. Then confirm natin. Oops, di natin na-hide yun. I-hide natin mamaya. Tapos ito, hindi pa napalitan. Okay, so, yan na. Pwede ka na mag-login gamit yung new password mo. Okay, so dito tayo sa admin password, admin login. Well, tingnan natin sa administrator's panel. Mag-login tayo using this username. Then, lagay natin yung kanyang captcha. Okay. So makikita ninyo, dalawa ang user na nag-login today. Isa ang nag-join niya yung araw. Merong 5 active visitors. Actually, itong active visitors na to, binibilang niya lahat kahit mga bots. Google Analytics bots, Google
or mga search engine crawlers, binibilang po niya yan lahat ng gumagamit ng tinatawag na session ID. Okay, so ito po yung admin dashboard. Yung code management na kuwan naman na po natin kanina, natakal na natin kanina. So, user management. Okay, so dito sa user management, makikita mo yung mga inactive users. Yung mga hindi pa nag-active ng nag-activate ng kanilang accounts. Huwag lang po ninyong i-activate yung mga user na hindi pa siya yung mga bagong nag-join na user, huwag po ninyong i-activate manually dahil hindi mag-i-increment yung income ng mga nag-invite sa kanila. Bakit? Kasi po ang code sa computation ng mga kwan, yung pag-a-add ng kanilang mga income ay nandoon mismo sa activation code ng user. So kung manual activation ang ginawa mo, medyo hindi po siya mag-i-increase. Nandito po yung mga active users. Ito yung mga user na tawag dito. Yung mga active. Pwede mo siyang i-suspend. Halimbawa, meron siyang violation. Pwede mong i-suspend yung mga accounts nila. Kapag suspended ang account, hindi ka makakapag-login, wala kang magagawa sa system. Okay, so hindi ka makakatanggap ng income, walang income na papasok sa'yo, mapa-referral man, mapa-referral tsaka pairing man yan, kahit na may pumapasok ang mga recruits, hindi mag-increment yung income mo kung suspended yung account mo. Okay, so halimbawa si Kalabaw, i-suspend natin. Kapag suspended si Kalabaw, makikita mo yung account niya rito sa inactive users. Okay, so nandyan yung account niya. Pwede mo siyang kapag halimbawa dumating yung oras na kailangan mo nang i-lift yung suspension niya, click mo lang yung activate button. So, mawawala ulit siya rito, mapupunta ulit siya rito. So, yan yung user management. Kapag gusto mong i-delete yung user mismo, suspend mo muna siya. Suspended na siya, i-click mo yung delete. Once na-clinic mo itong delete, take note, huwag basta-basta mag-delete kasi unrecoverable po ito. Unrecoverable. Once deleted, will remain deleted. Unless kabisado mo yung mga data niya, email address, registration code, activation code, password niya, etc. Pwedeng i-recover. Pero kung hindi, encrypted po yung mga data, so mahirap pong i-recover. And actually, deleted siya mismo sa database. Kaya, madi-delete siya. Kung i-re-recover natin, ang gagawin lang natin is i-re-register lang natin ulit siya using the same information. Yun lang po ang pwede natin gawin. So, medyo ingat-ingat po tayo sa pag-delete ng user. Okay, so sa withdrawals, dito ka mag-a-approve at mag-a-cancel or mag-disapprove ng mga withdrawal requests. Dito ay may tatlong withdrawal request. Nung mula pa ito nung una, ang makikita nyo, date requested is June 14 pa. June 23. Ito yung mga test withdrawal na ginawa ko noon. So, pwede mo siyang i-approve. So,
date requested, sino yung nag-request, yung username niya, magkano yung request niya, 1.5, pero magkano yung net niya. Ito po ay meron kasi tayong 5%. 5% ba? Na basta 10% yata, 10%. May 10% po tayong tinanggal. Diba, yun naman po kasi yung kanin yun na 10%. So, may 10% po tayong tinatanggal. So, ang net, yun po yung isa-send ninyo sa kanilang preferred payout method. Account number, account name. So, etong tatlong to, yan po, dyan po ninyo isa-send yung kanilang payout. Once na naisend mo na yung payout nila, click mo yung approve. So, once na naisend na po ha, kapag naisend mo na yon, click mo na yung approve. Otherwise, kung ayaw mong i-approve yon, click mo yung cancel. Di ba, kakancel ko itong dalawa. Yan. So, ang na-approvehan lang ay yung unang withdrawal niya. So, nasa control pa rin ng admin lahat-lahat. Okay, purchases. Itong purchases naman, dito mo i-approve yung, dito mo i-manage yung mga purchase request nila. Halimbawa, kanina si Kalabaw, nag-order siya ng isang Regence Glutacare. Item code niya to. Ito unit price. Ilan? Isang piraso. Magkano subtotal? Then, nag-request din siya ng bleaching soap. 120 ang unit price, pero dalawa, kaya 240. Kapag ito ay kapag ito eh approve, makikita mo sa baba, invoice printing. Yung kay Rodrigo Pascualugod ang pangalan niya, pareho kasi yung dalawang account is pareho yung pangalan. Ito yung yun ang mali, dalawang one. Okay, so click mo lang yung print preview. Yan, makikita mo yung pwede mong i-print yung kanyang invoice. Click mo lang yung print. Yan yung kanyang preview ng inyong kanyang invoice. Okay. Pagkatapos mong i-print, click back. Okay, so yun lang po sa kwan. Next po is sa product management. Dito sa product management, dito ka mag mag-e-edit, magdadagdag ng mga products. Halimbawa, gusto kong i-edit to. Eto, gusto kong i-edit. Click mo lang po yung edit doon. Eto po ay indicator itong mga to. Makikita ninyo dito sa legend niya. Okay ang stock niya pag ganun. Need to replenish inventory. Kapag kulay pula na naka-thumbs down. Edit product information. Yan na po yung i-edit mo yung information ng product and then delete product from database. Ito po sinasabi ko kanina na pwede kayo mag-delete. Halimbawa, ito, di-delete natin to. Okay. Product code with ID blah 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 has been deleted permanently. Note, permanently. So, walang bawian. Once deleted, will remain deleted. Okay, next. Delete natin lahat yan, isa-isa.
Okay. So, wala nang natirang products. Wala na. So, empty na yung store natin. Ngayon, magdadagdag tayo. Let's say, product code. Enter mo lang, mag-enter ka ng product code. Product name, anong pangalan niya is vitamin C. Vitamin C. Product description. This is a description. Sample on. Puro sample lang muna. Sa categories, pwede tayong mamili ng categories. Cosmetic, perfumeries, accessories, others. Kung may list po kayo ng categories, pakisend lang po sa akin para ma-edit po itong list ng categories. Depende po kasi sa product lines ninyo yan. So, let's say cosmetics, others. Kunin natin others. Then, meron tayong product subcategories. And so, others, food supplements. Packaging, ano ba to? Plastic bottle, box, pouch, plastic bottle. Product dimension, siguro is 4 inches height, 2 inches diameter. Product weight, ilan? 60 grams, kung 60 capsules. Magkano ang SRP niya is 1.5. Capital price niya, magkano puhunan nito is 250. Quantity. Ito po yung quantity sa inventory natin. Ilan ba ang quantity ng inventory natin? Let's say, meron tayong available stock ng 100 bottles. And then, reorder quantity. Itong reorder quantity na to, pag umabot yung stock natin, kasi tuwing may bibili, na-i-deduct siya sa total quantity natin. Kapag umabot siya dito sa level na to, magpapakita siya ng indication or indicator na kailangan ng mag-reorder or mag-replenish ng stock. Yan po, normal po yan sa mga inventory systems. May mga reorder quantity. Na kapag halimbawa, mas mataas pa sa reorder quantity, hindi mo pa kailangan mag-order. Kapag umabot siya ng 5, yung 5 yung nilagay natin dyan, magpapakita na kailangan mo mag-replenish ng inventory mo. Okay, product other info, yung supplier mo, sino bang yung supplier mo, si Life Marketing, product tag, separated by comma po ito. Etong product tags na to ay kailanganin po natin yan for searching. Yan. Para sa pag-search ng mga users, etc. Pag-search nila ng mga product. So, let's say, vitamin C, comma, food supplement, comma, boost immune system. Health. Yan. Dito sa featured, i-feature ba natin siya o hindi? Kapag featured, nakita po ninyo dun sa marketplace kanina, merong mga products dun sa gawing itaas na mga featured products. Sila yung mga may promo, naka-advertise, etc. So kung i-feature mo siya, sila yung mga unang magpapakita bago yung total, yung kabuuang listahan ng mga produkto. Magpapakita muna yung featured. So ito, ilalagay natin sa featured. And then, tsaka tayo magse-select ng kanyang image. Take note, kahit po dito sa hanggang 500 kilobyte lang po ang pwede nating i-upload. Files greater than 500 kilobyte will not be accepted. And i-re-receipt lang po niya yung ating form. Okay, so piliin lang po natin yung mga files na medyo maliit lang. Kung sakaling yung mga file niya malaki, pwede po ninyong i-resize yun using MS Paint o kahit na anong graphics processor para lumiit lang po yung kanyang size. Ito. 1.87. Hindi pwede. Hanggang 500 kilobyte lang tayo.
to, pwede to. Laki pala. Okay, save update product. Okay. Makita po natin meron na pong isa doon. Kung gusto nating i-edit yung kanyang information, pwede po nating i-click yung edit. Okay, so makikita mo rito updating product, code, name, then i-edit mo dito yung mga gusto mong i-edit. Okay, baguhin mo lahat ng gusto mong baguhin, even the picture, kahit yung picture pwede mong baguhin yan. Choose file ka lang ulit. Babaguhin natin siya. Hindi magandang ilagay. .87 lalaki. Di pwede. Kahit ano na. Halimbawa, yan yung ipapalit natin. Click OK. Then, click save update product. Updated na po siya. Okay, so next po is yung notification manager. Bagal talaga ng net. Okay, so send notification messages. Dito ka mag-send ng notifications. So, sender username. Ano yung username mo mag-send? The webmaster. Kaya kahit alias mo lang ilagay mo, okay. Then, kanino ka magpapadala? Kung gusto mong padalhan ng message ang lahat ng members, click mo, ang i-enter mo dyan is all. Capital letters lahat. Kung meron kang specific na padadalhan lang, i-type mo dito yung kanyang username. Kung medyo more than one, separated by comma. Okay, so meron po tayo dito ng instruction. To send a system-wide notification, enter all in the recipient text field. Otherwise, enter the individual usernames to send individual messages or notification. Separate usernames with comma if you are sending the same message to more than one recipient. Okay. So, let's say ito. 1, 2, tatlo silang makakatanggap. Isama mo na si Kalabaw. Subject. Aha. This is a test notification. Okay. So, dito sa system notification, dito sa notification type, take note po ah, dito sa notification type, kapag ang pinili natin ay system notification, hindi po siya maisesend dito sa mga to. Kundi, isesend niya siya sa front page. Isesend niya siya sa front page at lahat ng mag-o-open, members man o guest, yung mga hindi registered members o hindi registered viewers ng website, makikita nila tong notification na to. Okay. Kung gusto mong isend dito sa mga recipient na to, piliin mo po yung either personal warning or announcement. Yan yung message type. Pero pag system notification naman po, automatic pupunta siya sa front page. Okay. So dito, piliin natin yung personal message para ma-send siya sa 1, 2, 3, 4, 5. And then, dito ay type po natin yung message. Again, pwede po tayo mag-enter dito ng
HTML tags. Pwede po tayo mag-insert ng header tags. And then, pagka natapos na po natin na fill up niyan, click send lang po. Notification has been sent to 4 recipients. Okay, so yan po sa notification. Product management, tapos naman na. So, paano pala mag-add ng admin? Okay, yun ang tanong. Paano mag-add ng admin? Hindi ho po pwedeng mag-register ang admin. Hindi pwede. Kailangan, kung mag-a-add ka ng admin, kung mag-a-add tayo ng admin, kailangan may pagpayag yung isang admin. Ibig sabihin, habang nag-a-add tayo ng admin, may consent yung ibang mga administrators. So, paano yan? Click lang po dito. Halimbawa, maglalagin po yung admin. Kailangan nakalagin siya sa kanyang dashboard. Gaya po dito. Nakalagin tayo ngayon. And then, click po natin yung kahit saan kang parte dito sa kahit nasa dashboard ka o nasa kung saan ka man, pwede kang mag-add ng admin. Click mo lang po yung bagal kasi ng net. Click mo lang po itong user icon, then add another admin. Meron din po tayong change password. Same po siya ng change password ng user na pinakita natin kanina. Pero ito, yung password ng currently logged in na admin ang babaguhin niya. Okay, so add another admin. Click lang po yan. Okay, so add administrator account. Fill-upan lang po yan, username niya. Ilagay lang po yan, new admin, the admin, password niya, full name ng admin, type niyo yung full name, ano yung position niya, position niya dito sa company, then ano siya, administrator ba siya o moderator? And administrator or moderator. Then, click lang po yung add admin. Okay, admin account created. So, that's it. Yan po lahat yung sa system. And kung ano man po yung makita ninyong mga errors, may makita kayong errors, ilista lang po ninyo and then send po ninyo sa akin ng minsanan pagkatapos po ng testing and debugging. So, you will have one whole day, 24 hours to trace bugs. So, I suggest na kumuha po kayo ng mga kasama nyo para mag-trace ng bugs. Then, kung ano man yung mga makita ninyo na dapat baguhin or mga dapat ayusin, ayusin po natin. Pagkatapos po kasi nitong bug tracing, ulitin ko lang, pagkatapos nitong bug tracing, if we fix ko yung mga errors, then consider done na po yung project kapag na-fix ko lahat yung errors. Once na na-fix ko siya, done na, deployment na, bibigay ko na sa inyo lahat, yung accounts, lahat. So, wala na, tapos na. Sa maintenance na lang po tayo and warranty. So, hanggang dun lang po yung development natin. Once na na-fix ko yung mga errors, tapos na po siya. Bahala na kayo. Kayo na ang gagamit ng system. Kung kailan ninyo ilo-launch, kailan ko, bahala na kayo. At least nandyan lang yung system. Ngayon, kapag meron siyang later at may lumabas na error, i-message po ninyo ako. Doon po papasok yung tinatawag na warranty natin. Na nakalagay naman po sa kontrata natin ng tungkol sa warranty tsaka tungkol sa system maintenance. Ang system maintenance po natin ay periodically, chine-check ko po yan. O kaya kung meron kayong nakitang mga errors,
report lang po ninyo sa akin kagad-agad. And then, ASAP, aayusin ko yan, ASAP. Yun po ang usapan natin. Okay, so nilinawin ko lang pagka nakita na ninyo yung mga errors, i-fix ko yan. So tapos na po tayo doon. So kung na po tayo, warranty na tayo tsaka maintenance na lang po. Okay. So hanggang dito na lang po. So thank you very much. Yeah, I'm about that.